Inabot nga ng karma mga idol ang mga Sixers fans matapos nga nila itong sabihin kay Tatum pati na rin kay Brown sa laban nila kanina. Pero bago natin yan pag-usapan ay eto muna ang ikatutuwa ng maraming Lakers fans ngayon. Matapos nga ng napakasolidong performance nito ni Beasley laban nga sa Warriors noong nakaraang araw, ay natanong nga siya sa kanyang walk-off interview ni Chris Haynes. Sabi niya, "What are you guys capable of accomplishing this year? Ano ba nga daw ang kayang gawin ng team ng Los Angeles Lakers ngayong taon?" At ang sagot ni Malik mga idol, confidently sinabi niyang, "Championship." Yan ang kanyang paniniwala na potensyal ng team ng Lakers ngayon, pagpapakita ng kanyang pagtitiwala sa anilang mga superstar na itong ang si LeBron James at si Anthony Davis. Dagdag pa rin ni Malik mga idol sa interview niya pa sa postgame naman na ito nga daw Lakers team is a very deep team. At naging patunay nga yung laban nila sa Golden State Warriors, kung saan combined lamang itong si AD pati na rin si LeBron for only 25 points. And yet, meron nga sila ng 24-point lead in the fourth quarter at nanalo sila by 13 points. And I think yun na nga mga idol ang pinaka-best example na may bibigay na itong Lakers team kung gaano nga sila ka-deep. Matapos nga ng kanilang ginawang trade, wala pa niya si D'Angelo Russell mga idol. Ang bench nga nila yung score ng total of 68 points. So parang binuhat nga mga idol ng Lakers bench etong nga sila LeBron at pati rin sila Anthony Davis. At syempre tumulong din si Malik. At kaya naman mga idol, siguro kahit nasabi yan, eto ni Malik Beasley na kaya nilang manalo ng championship this season nang dahil sa na-witness niya ang gawin nila sa Pelicans pati na rin sa Warriors. Pero let's see pa rin mga idol in the next games dahil masusubukan na talaga ang galing ng team ng Los Angeles Lakers. Kakaharapin nga nila mga idol itong super talented na si Kyrie Irving at pati na rin si Luka Doncic. Tapos next game naman nila mga idol ang number 2 sa West na Memphis Grizzlies. So let's see how will the Lakers respond in their next 2 very tough matchup. Anyways, ngayon ay pag-usapan na natin ang malas na inabot ng mga Sixers fans matapos nga ng kanilang pinagsasasabi dito nga kay Jaylen Brown at kay Jason Tatum. Sa post-game interview mga idol, neto nga ni Jaylen Brown matapos ng kanilang napakagandang pagkapanalo laban nga dito sa Philadelphia 76ers kung saan nakahit ng game winner. Itong si Jason Tatum mga idol, 110-107 ang ating final score at hindi nga umabot sa oras ang tira. Neto ni Joel Embiid ang sanang game tying 3-4 full court shot. At yan nga daw mga idol ang naging resulta, ang naging karma ng mga Sixers fans nang dahil sa mga pinagsasasabi nila mga idol na hindi nga maganda kay Brown pati na rin kay Tatum. Again, sinabi ni Jaylen Brown sa kanyang interview at the very start nga daw mga idol sa umpisa pa lamang ay talagang sobrang grabe ng pangta-trash talk ang ginagawa nitong Sixers fans sa kanya pati na rin sa ibang mga player ng Celtics pati na rin kay Tatum. At hanggang sa umabot na nga daw ito mga idol sa sobrang pangbabastots, it's gotten very disrespectful nga daw. At ang sinabi nga daw ng isa mga idol, ng isang Philly fan, dito nga kay Jaylen Brown ay I hope you tear your ACL. Wow, wow, wow. Di ba mga idol, nakakagulat nga talaga na maririnig mo ito sa isang NBA fan na dapat na ine-enjoy lang ang napakagandang laban na itong ang dalawang team, dalawang top team sa Eastern Conference. Pero wala yung mga idol, may mga ganito talagang klaseng tao Merong mga talagang parang walang moral, parang walang magandang ugali, walang good manners sa kanilang katawan. At ayun, kinarma tuloy mga idol, natalo nga sa pinakamasakit na way na pagkatalo at ayun ay makashoot ng game winner ang iyong kalaban na team.